Hello at isang magandang araw. Dumako tayo ngayon sa ating lesson number 2, kung saan ay pag-uusapan natin ang konsepto ng pagiging isang bayani. Okay, so dumako na tayo ngayon sa ating lesson proper. Ayan. Sa pagtatapos ng lekturang ito, ay inaasahan na matututunan ninyong mga mag-aaral ang mga sumusunod. Una ay kung ano ba ang isang bayani. Ikalawa ay ano ba yung difference between the native concept, yung taal na konsepto ng bayani, laban doon sa Western construct na hero or heroe. At ang panghuli ay ano ba yung mga nagsilbi bilang pamantayan sa paghihirang para sa isang pambansang bayani. May iba't iba tayong pagpapakahulugan kung sino ba at kung ano ba ang ituturing natin bilang isang bayani. Maaring ang bayani para sa akin ay hindi ninyo itinuturing bilang isang bayani. Gayun din naman, yung bayani para sa inyo ay maaring hindi ko naman itinuturing bilang isang bayani. Sa makatawid, bilang isang individual ay may sarili tayong nagiging kriteriya kung sino ba at ano ba para sa atin ang isang bayani. Meron tayong mga set of expectations para tayong may mga set of qualifications, hindi ba? Kung ano ba yung mga characteristic ng isang tao, ano ba yung magpapaangat sa kanya para ituring natin na siya isang bayani o isang hero. Dumako tayo sa katanungan na, ano ba para sa inyo ang isang bayani? Makikita nyo dito sa ating slide, hindi ba, na may iba't iba mga action figures. Nandiyan si Superman, nandiyan si Spider-Man, si Son Goku, si Captain America, si Batman, pati itong si Kenshin Himura o si Batosai mula sa Samurai X. Bakit natin nilagay yung mga pictures na yan? Kasi nga, yan yung kadalasan na kalakihan natin eh. I don't know sa ibang generasyon ng mga nanonood ng videos na ito, pero sa kapanahunan kasi namin, ito yung generasyon ng mga superheroes o ng mga karakter na talagang iniidolo namin, na talaga napapanood namin parate. And of course, dahil sa ito yung mga nakalakihan natin ng mga characters, maaring it yung idea natin ng pagiging isang bayani ay nakaangkla din sa characteristics na meron sila. Kaya maaring yung iba para sa atin, ang isang superhero ay merong extraordinaryong kapangyarihan. Diba? Kagila-gilalas na characteristics. Diba? May kakayahang tumakbo na mabilis, may kakayahang maglambitin, magbigat ng mabibigat na bagay, kung ano pa man. O sa kaso ng isang Kenshin Himura ay yung kanyang sword fighting skills. Diba? So, iba-iba yung maaring idea natin sa pagiging isang bayani. Pero for the sake of uniformity, para may pare-pareho tayong pagbabatayan ng konsepto ng pagiging isang bayani, ay pagbatayan natin yung academic definition na ibinigay ni Zeus Salazar. So yan. Si Zeus Salazar, yan yung nakikita niyong picture dito. Diba? Siya ay dating tagapangulo ng UP Departamento ng Kasaysayan at naging dekano rin ng CSSP o ng College of Social Sciences and Philosophy. Nakilala siya bilang proponent ng pantayong pananaw at nagbigay ng pagpapakahulugan sa kasaysayan bilang isang salaysay na may saysay. Maari nung inyong high school o nung elementarya ninyo ay madalas nyo nang marinig itong ang kasaysayan ay salaysay na may saysay. So, ang nagpangakulo niyan, ang promotor niyan ay itong si Zeus Salazar. So, ano ba para sa kanya ang isang bayani? Diba? Dinalumat niya yan ang konsepto ng isang bayani. At sa pagdadalumat na ito, ang pinagbatayan niya ay yung mga wikang Austronesiano or the Austronesian languages. Ang Austronesian languages, ito yung tinatawag dati bilang Malayo-Polynesian language family or language group. Diba? Ang ilan umano sa mga salitang kaugnay ng bayani ay yung wani at bagani. Yung wani, ito din yung pinagbatayan ng salitang kawani or a government employee. Diba? Kaya nga sa amin ng mga government employees, tuwing Lunes or unang Lunes ng buwan,
meron kaming panunumpa ng kawani ng gobyerno. However, sinasabi dito ni Salazar na ang wani daw ay tumutukoy sa isang taong tumutulong sa kanyang kapwa. Okay. Now, another din, yung bagani na salita naman na matatagpuan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Okay. Now, ano ba yung root word ng salitang bayani? Ano ba yung ugat ng salitang ito? So according to him, ang root word ng salitang bayani ay bayan. Ang bayani ay nakaugat sa bayan, kaya nga isang bayani, 'di ba? Ang bayani nakaugat sa bayan, kasapi ng bayan, kaisa ng bayan. Sa makatuwid, hindi siya naiiba sa bayan. Kasama natin siya, 'di ba? At ordinaryong tao na nagnanais mabigyan ng ginhawa ang kanyang bayan. Nagnanais matulungan ang kanyang kapwa. Ang isang bayani ay hindi naghahangad ng kapalit. Kaya nga ang pagiging bayani ay hindi isang profesyon. Hindi ito isang trabaho. Okay? Hindi siya naghihingi ng kapalit. Okay? Bagkus, meron siyang genuine desire na makatulong sa kanyang kapwa. Meron siyang genuine desire na makapagdulot ng kaginhawahan sa bayan na kanyang kinabibilangan. Okay. So, kaugnay nito ay yung dalawang mukha ng isang bayani. Diba? Ano yung dalawang mukha? Kasi syempre, katulad niya ng aking nabanggit kanina, maaari may mga pagkakataon na may mga tao na itinuturing ko bilang isang bayani, pero para sa ibang tao, para sa inyo, hindi nyo itinuturing bilang isang bayani. So, iuugnay natin yan sa konsepto ng ginhawa. Diba? Kadalasan, ang mga sinaunang bayani, ito din yung mga dato. Diba? Hindi ko sinasabi na monopolisado ng mga dato ang pagiging isang bayani. Anyone na may kagustuhang magbigay ng ginhawa sa kanyang bayan ay maaaring ituring bilang isang bayani. Pero madalas ay yung mga dato ang itinuturing na bayani kasi nga meron silang pangunahing responsibilidad sa kanilang bayan na magbigay ng ginhawa, magbigay ng kaginhawahan. According sa sikolohiyang Pilipino, ang kaginhawahan o ang ginhawa ay matatagpuan natin sa sikmura, particularly sa atay. Di ba? Ngayon, kapag ang isang tao ay gutom, wala siyang ginhawa. Kaya nga di ba yung mga tao na nakakasalubong natin kuminsan sa mga kalsada na mayroong mga kapansanan sa pag-iisip, tinatawag sila kuminsan na mga taong nalipasan ng gutom. Oh, bigyan mo ng pagkain yan, nalipasan ata ng gutom, kaya ganyan. Kasi nga kapag nalipasan ka ng gutom, kapag walang laman ang iyong sikmura, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Wala ka sa wisyo, di ba? You cannot function normally as a normal person, di ba? So kinakailangan yung ginhawa, kinakailangan may laman ang iyong sikmura. Kaya nga tayo mga Pilipino pag nagbabatian, concerned tayo sa ginhawa ng kapwa natin. Kapag hindi natin close, tatanungin na, oh, kamusta? Ganun. Pero kapag close natin yan, ang tanong natin, oh, kumain ka na ba? Kasi nga sa subconscious natin, concerned tayo na ito bang taong kausap natin may ginhawa? Kasi kung wala, di, tara, kain tayo para maginhawahan ka naman. Hindi ba? So, balik tayo doon. Sa dalawang mukha ng bayani. Sabihin natin na nasa Visayas tayo. Kunwari nasa isla ng Siquijor. At ako, kunwari yung dato ng Siquijor. Responsibilidad kong bigyan kayo ng pagkain. Responsibilidad kong bigyan ng ginhawa ang aking mga nasasakupan. Kaso may problema. Tagtuyot sa Siquijor. Walang pagkain sa Siquijor. Taggutom. Nag-fail ang mga crops, nag-fail ang mga pananim. So anong gagawin ko bilang dato? Gutom na gutom ang mga nasasakupan ko. Diba? Hindi ko sila mabigyan ng ginhawa. Maaring one option natin ay makipagkalakalan tayo sa mga karatig isla. Kaso nung problema,
wala tayong may kakalakal kasi nga failed yung ating crops, wala tayong pananim na ibibenta. So maari ang isa nating gawin ay mangangayaw tayo. Yung pangangayaw ay isang uri ng pagsugod to eh. Kadalasan may nakakonekta to sa pang-aagaw o pagnanakaw. Aagawin natin kung ano man yung meron sa ibang lugar na wala sa atin. Sa kasong ito, pagkain. Diba? So kung kunwari ako yung dato, nabalitaan ko ni yung kalapit isla ng Bohol, may pagkain sila doon sa ganang ani. Diba? Masaya sila doon. Maraming pagkain. So maari akong maglunsad ng pangangayaw. Susugod ako. Kasama ng aking mga tauhan, susugod kami doon sa Bohol. At sa pagsugod namin doon, edi syempre yung mga taga-Bohol, hindi naman papayag yan na basta-bastang ibibigay yung mga pagkain nila. May labanan na magaganap. Diba? Maari magkaroon ng pagdanak ng dugo. Maari may mga mamatay. At sa proseso ng pagnanakaw o pag-aagaw ng mga pagkain mula doon sa Bohol, ay maari kumuha din ako ng ilan pa mga alipin na magsisilbi sa amin sa Sikihor. Diba? So, pagbalik ko sa Sikihor, dala-dala yung mga pagkaing ninakaw, yung mga inalipin na Buholano, di ba? Pagbalik ko sa Sikihor, ang turing sa akin ng mga kababayan ko, ako ay isang bayani. Di ba? Kasi nabigyan ko ng ginhawa yung aking bayan eh. Di ba? Bayani ako. Pero yung mga taga-Bohol na ninakawan, yung mga namatayan, yung naagawan ng kanilang ari-arian, di ba? Anong turing sa akin? Ah, magnanakaw yun. Mamamatay tao yun. Masamang tao yun. Diba? Yun yung tinutukoy natin na dalawang mukha ng isang bayani. Kaugnay dyan yung issue kay ano eh, kay Ferdinand Marcos na kadalasan tinatanong ng mga estudyante nung meron pang face-to-face class. Kasi nga, ang tanong sa akin parati, eh, paano po si Ferdinand Marcos? May tuturing po ba natin siya bilang isang bayani? Ngayon, kung pagbabatayan natin yung example na binigay ko doon sa dato ng Sikihor, eh maaari natin doon ilapat yung persona ni Marcos. Maaari siyang ituring bilang isang bayani ng mga taong nakinabang sa kanya. Kaya nga parating kapag ganyan yung issue, may dalawang paksyon kaagad eh. May pro, may anti. At kadalasan sa mga pro, ito yung mga loyalista ni Marcos na nakinabang sa kanyang pamumuno, nakinabang noong panahon ng batas militar. Maaring ito yung mga nabigyan niya ng pabor. Yung mga kamag-anak na nabigyan ng pabor, nakinabang sa kanya. Diba? Kaya bayani ang tingin nila kay Marcos kasi nabigyan sila ng ginhawa. On the other hand, para doon sa mga kamag-anakan ng mga taong namatay, na wala yung mga forced disappearances or desaparecidos, yung mga kamag-anak ng mga na-rape, na-torture, diba? At na dumanas ng katakot-takot na pang-aabuso noong panahon ng diktadurya, hindi bayani ang tingin nila kay Marcos. Kasi nga inagawan sila ng ginhawa eh. Diba? Inagawan sila ng ginhawa. Therefore, masamang tao, magnanakaw, mamamatay tao ang tingin nila kay Ferdinand Marcos. So yun, dalawang mukha ng isang bayani. Gayun din sa panahon natin ngayon. Hindi ba? Sa panahon natin ngayon, yung ginhawa, nakakonekta naman sa ayuda. Diba? May mga tao na hindi nabigyan ng ayuda, hindi nabigyan ng ginhawa. Kaya galit na galit yung iba sa mga politiko, especially may mga naririnig pang issue ng corruption. Hindi ba? Nung nakarang taon, nagkaroon na balita ito na may mga official pa ng barangay na although hindi sila dapat nakikinabang sa ayuda, inuuna nila yung mga pansarili nilang interes. Diba? At to the expense na hindi mabibigyan ng ginhawa o ng ayuda yung mga tunay na nangangailangan. Diba? So anong turing sa kanila? Sa mga nangaagaw ng ginhawa, hindi nabibigyan ng maayos na ayuda. Ang turing sa kanila, masasamang tao, mga magnanakaw. Diba? Pero ano yung turing natin sa mga taong nagko-conduct ng mga community pantries, ng mga community kitchens? Diba? Anong turing natin sa kanila? Mga bayani. Kasi nga, nagbibigay sila ng ginhawa sa mga nangangailangan. Sa mga taong hindi nagkakaroon ng sapat na makakain.
So all of this, itong konsepto ng pagkabayani na ito, mauugat yan doon sa hangarin ng bayani na magbigay ng ginhawa. Yung mga nagko-conduct ng mga community pantries, hindi naman nila gusto na maging bayani eh. Diba? Pero meron silang genuine desire na mag-serve sa kanilang kapwa. So yun yung binaba, yun yung sinasabi ni Salazar na isang bayani, simpleng tao, ordinaryong tao, 'di ba? Nakaugat sa bayan, kaisa ng bayan, kasapi ng bayan na nagnanais magbigay ginhawa sa kanyang kapwa. Now, titingnan natin yung difference between the Western construct ng pagiging isang hero or heroe in Spanish versus doon sa taal na kaisipan ng pagiging isang bayani. Now, para sa atin kasing mga Pilipino, hindi natin masisisi yung ating sarili kung bakit yung idea natin ng isang hero ay Western construct or westernized. It is because nasa 300 taon tayong sinakop ng mga panluranin. Almost 400 pag isasama pa natin yung mga Amerikano. Hindi ba? So because of this, na-imbue sa mga isipan natin yung Western idea ng pagiging isang bayani. And what is that? Ang Western construct ng isang bayani ay iniaangat natin sila. Inihihiwalay natin sila mula sa bayan. Diba? Tinitingnan natin kung ano ba yung mga strengths nila at hindi na natin masyado napapansin kung ano ba yung mga weaknesses nila. Iniaangat natin sila, inilalagay natin sila sa pedestal na tinitingala sila samantalang sila tumitingin sa atin pababa kasi nga nasa taas na sila eh. Diba? And because of that, sa proseso ng paghihiwalay, sa proseso ng pag-aangat sa kanila, ang nangyayari is para na natin silang itinuturing ng mga Diyos, like demigods, mga Panginoon, di ba? Para ng mga Diyos sa kalangitan na walang nagagawang masama, perpekto ang isang bayani. Di ba? Iniaangat natin sila sa ating lipunan. Hindi ganun ang sinasabi ni Salazar. Hindi ganun. Ang bayani, ordinaryong tao lang. Kadalasan ordinaryong tao, simple ang kagustuhan lang magbigay ng ginhawa sa kapwa. Di ba? Kung kaya nga, makikita natin ang isa sa magandang halimbawa ng pagiging westernized ng konsepto natin ng bayani or hero ay yung mismong depiction natin kay Jose Rizal. How do we depict Jose Rizal? Most of the statues, kung di man lahat ng mga estatwa ni Rizal sa buong Pilipinas, ang depiction sa kanya ay naka-western attire. Diba? May overcoat. Yung overcoat na mula pantaas hanggang doon na sa balaylayan ng paanan, doon na banda. Overcoat. Meron pang long sleeve. May vest. May mga panloob pa yan. Pwede yung init-init. Diba? Yung paraan natin ng pagdidipik kay Rizal ay kung ano yung kanyang itsura habang siya ay nasa Europa. Hindi natin inuunawa na majority of Rizal's life ay nandito siya sa Pilipinas. At hindi naman ganyan yung kasuotan ng mga Pilipino during that time. Kainit-init, nakaganyan ka. Eh baka mamaya maamoy putok ka na. Baka mamaya na heat stroke ka na, subukan mong tumayo ka sa luneta. No? Tapos tanghaling tapat ng summer, baka mamaya na heat stroke pa. Bakit hindi natin i-depict si Rizal? Bilang katulad natin mga ordinaryong Pilipino, ano ba yung usong kausuotan ng panahon na yon? Nakakamisa Chino, nakabarong Tagalog, di ba? Bakit natin dinidepict siya na hindi katulad natin? Bakit natin siya dinidepict na para isang Europeo? So yun yung isa sa mga magandang pagnilayan natin tungkol sa ating pag-unawa kay Rizal. Okay. So dapat kilalanin natin siya. Dapat na bilang isang ordinaryong tao lang na katulad natin, may mga kalakasan, may mga kahinaan. Hindi perpekto si Rizal, 'di ba? Hindi siya Diyos. May mga weaknesses siya. Pero hindi ibig sabihin na may weaknesses siya ay nababawasan o mababawasan yung katotohanan na meron siya mga pagtatangka upang bumuo ng bayan, 'di ba? Meron siya mga pagtatangka upang i-expose yung mga kabalbalan ng mga Espanyol noong panahong iyon. So hindi mababawasan yung kanyang pagiging isang bayani.
na si Rizal umano ay isang American-sponsored hero. Diba? Tingnan natin, ano ba yung issue ng kontrobersya na ito? Pininiwalaan na si William Howard Taft ang promotor sa pagkilala kay Rizal bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Yan ay batay doon sa veneration without understanding ni Renato Constantino. Itong si William Howard Taft, yan yung nakikita nyo sa inyong screen na malaking mama na may sombrero. Okay? Si William Howard Taft, siya yung pinuno ng Taft Commission o yung Second Philippine Commission. Yan yung parang ano, yan yung gumagawa ng mga batas during the time na hindi pa nagkakaroon ng Philippine legislature. So lahat ng mga batas na kinakailangan in preparing the Philippines, kasi nga kakaumpisa pa lang ng American rule, okay, lahat ng mga batas na yan na nagpapasa pa noon ay ang Philippine Commission. Ang Philippine Commission ay binubuo ng mga Amerikano at mga Pilipinong commissioner. Dalawa sa mga Pilipinong commissioner nito ay si Trinidad Pardo de Tavera at si Jose Luzuriaga. So ang kwento nito ni Constantino ay ang promotor nga ng pagkilala kay Rizal bilang national hero ay si Taft sa pakikipagtulungan na nga din ito nila Pardo de Tavera at saka ni Luzuriaga. Okay. So may iba't iba sila mga pinagpilian sa mga maituturing nila bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Nariyan si Emilio Aguinaldo, nariyan si Andres Bonifacio, at saka nandiyan si Apolinario Mabini. Now, during this time na nagde-deliberate sila, ayaw nila kay Aguinaldo. Ayaw ng mga Amerikano dyan kay Aguinaldo. Kasi nga, kaaway pa nila yan eh. Hindi pa sumusuko talaga yan sa mga ano. Hindi pa sumusuko agad-agad sa mga Amerikano. Hinabol pa nga nila eh, di ba? So, April lang noong 1901 nang sumuko itong si Aguinaldo. Very too militant daw. Samantalang itong si Bonifacio, ayaw nila dyan. Ayaw nila kasi nga masyadong radical. Hindi ba siya ngayon nagtatag ng Katipunan, ng KKK? Diba? Eh kung gagawa ka ng, bubuo ka ng isang model, maghihirang ka ng isang role model para sa mga Pilipino, ayaw nila ng role model na radical kasi baka mamaya maghimagsik din ng mga Pilipino na kakaumpisa pa lang ng pamumuno ng mga Amerikano, gusto agad palayasin, mga gano'n. Diba? Parang ganun yung dating. Okay. At ayaw din nila kay Mabini kasi si Mabini pinatapon yun sa Guam at ayaw pang makipagkasundo sa mga Amerikano. Later na lang yan, if I'm not mistaken, noong 1903, nung umuwi dito si Mabini at tanumpan ng kanyang katapatan sa mga Amerikano nung malapit na siyang mamatay. Out of the four na pinagpilian, ay mas gusto nila syempre bilang maging model hero itong si Jose Rizal. Okay. Pero take note ha, walang batas na ipinasa ang mga Amerikano na kumikilala kay Rizal bilang pambansang bayani ng ating bansa. Walang batas. Pero ang meron ay kalipunan ng mga batas na kumikilala kay Rizal bilang isang dakilang Pilipino. Kung hinahanap natin, may batas po ba na national hero si Rizal? Ang sagot, wala. Okay? Pero may mga steps silang ginawa para makilala yung kabayanihan ni Rizal. Una, ano ito? Yung Act 137. Ang Act 137 ang nagtatatag sa lalawigan ng Rizal noong June 11, 1901. Okay. So, itong lalawigan ng Rizal, ito yung dating lalawigan ng Maynila na naging politico-military district ng Morong na naging Rizal Province. Napakalawak na lalawigan ng Rizal na yan. At nakikita nyo dito sa ating mapa, ito yung kanyang mga borders or boundaries. Katabi niya ang Bulacan, ang Quezon, ang Laguna, at ang Cavite. So mula Muntinlupa hanggang doon sa present-day Quezon City, okay, hanggang sa kung ano man yung Rizal Province na meron tayo sa ngayon, yan yung extent
ng nasabing lalawigan. Majority of the present-day Metro Manila or NCR ay dating bahagi ng lalawigan ng Rizal. That is except for Manila and Valenzuela because Valenzuela ay parte ng lalawigan ng Bulacan. Bukod pa riyan ay nariyan din ang Act 234 na naisabatas noong September 28, 1901. Itong Act 234 ang nagtatalaga, nag-allocate ng lupa sa Luneta kung saan itatayo yung isang monumento o estatwa ni Jose Rizal. Okay. At ang panghuli ay ang Act 345 na isinabatas noong February 1, 1902. Ito naman ang nagtatakda sa December 30 ng bawat taon bilang Rizal Day. So tatlong batas lamang iyan, madaling tandaan. Act 137, Act 234, at Act 345. Diba? 137, 234, 345. Nangangahulugan ba ito na walang pagkilala yung pamahalang revolusyonaryo ni Aguinaldo sa kabayanihan ni Rizal? Mga Amerikano lang ba ang kumikilala sa kanyang kabayanihan? So ito yung kasagutan. Noong pangulo ng pamahalang revolusyonaryo, itong si Emilio Aguinaldo ay naglabas siya ng isang dekreto noong December 20, 1898. Ang dekreto na ito ay naglalaman ng kautusan sa pagkilala sa December 30 bilang death anniversary ni Rizal and at the same time ay pambansang araw ng pagluluksa hindi lamang sa kamatayan ni Rizal bagkus ay maging sa kamatayan ng iba pang mga Pilipinong naging biktima, iba pang mga Pilipinong naging martir, okay? Yung iba pang mga Pilipinong inabuso ng mga Espanyol. Okay. Kakibat ng nasabing kautusan nito ni Aguinaldo ay ang pagtatakda na ang lahat ng mga bandila ng Pilipinas ay kinakailangang naka-half mast mula alas 12 ng December 29 at ang lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan ay sirado sa buong araw ng December 30 bilang hudyat o signal, bilang sign ng pagluluksa. Okay. So, dito na tayo sa pangatlo at panghuling topic natin para sa lesson number 2. Yung pamantayan ng pagiging isang national hero. Kasi nga, di ba, sabi natin kanina, maaring may hero ako na para sa inyo hindi. So para magkaroon ng standard na criteria kung sino bang ituturing bilang pambansang bayani, ito na yung pag-uusapan natin. Yung standard na yan ay nakabatay doon sa Executive Order number 75 series of 1993 na nilagdaan ng dating pangulong Fidel V. Ramos. So nilagdaan niya ito noong March 28, 1993 na nagtatatag dito sa tinatawag nga natin na National Heroes Committee. Okay, National Heroes Committee. Anong meron sa kanila? Sila ay binubuo ng mga intellectual heavyweight nung panahong iyan. Kung sabi natin intellectual heavyweight, yan yung mga bigatin na mga academicians, mga historiador noong 1990s. So, ang ilan sa kanila, ang una sa kanila ay si Onofre Corpus, OOD Corpus na may sulat ng The Roots of the Filipino People. Sumunod naman itong si Samuel Keitan. Si Samuel Keitan nakilala naman sa Philippine Muslim Historiography o historiografiya ng mga Pilipinong Muslim. At promotor din ng tinatawag nga natin na trisectoral paradigm kung saan ay sinasabi ng kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang dapat kasaysayan ng mga Kristiyano, bagkus kinikilala din dapat ang kasaysayan ng mga lumad at ng mga Muslim. Nariyan din si Marcelino Foronda na may malaking ambag sa paglinang sa larangan ng kasaysayang lokal at pasalita or local and oral history. Nariyan din si Alfredo Lagmay, si Bernardita Churchill,
Serafin Quiason, si Ambeth Ocampo na kilala pa noong panahon na yan bilang si Dom Ignacio Maria, noong panahon siya isang monghing Benedictino pa. Ngayon, si Ambeth Ocampo, kilala yan bilang isang public historian. Maring napanood niyo na yung ilang mga videos niya sa YouTube o nabasa yung kanyang mga artikulo sa Inquirer o nakita yung kanyang mga libro sa National Bookstore. Nariyan din si Minerva Gonzalez at saka si Carmen Guerrero Nakpil. Yung mga pictures nila yan, kompleto yan sila dyan, except lang dito kay Minerva Gonzalez. Okay. Alright. So anong meron sa kanila? Sila yung nagbigay ng pamantayan. Yung komite na ito ang nagbigay ng pamantayan kung sino-sino ba o kung ano ba ang may tuturing natin bilang isang pambansang bayani. Originally ay meron lamang tatlo. Okay, na pamantayan. Pero eventually nadagdagan nito at naging anim in total. So doon muna tayo sa unang tatlo. Ang una, heroes are those who have a concept of nation and aspire and struggle for the nation's freedom. Ikalawa, heroes define and contribute to a system of life, system or life of freedom and order for a nation. At heroes contribute to the quality of life and destiny of a nation. So mapapansin natin dito, lahat sila nagsasabi na ang bayani ay dapat may konsepto ng bayan, kung meron siyang konsepto ng kung paano magbibigay ng kalayaan o kaginhawaan sa bayan. Diba? Meron siyang idea kung paano niya matutulungan ang bayang kanyang kinabibilangan. Okay, ano ba yung kanyang ambag para sa kanyang bayan? Ito naman yung mga karagdagan. Pang-apat, heroes are part of the people's expression. Heroes think of the future, especially of the future generations. At ang panghuli, the choice of heroes involves the entire process that made a particular person a hero. All right. So these are all self-explanatory na naman. Dumako na tayo doon. Out of this criteria, sino-sino yung mga inirekomenda nila upang ituring bilang mga pambansang bayani. All right. So nung November 15, 1995, almost 2 years ang lumipas, di ba? Ay nakabuo ng recommendation itong National Heroes Committee. Kung saan ay meron silang siyam na itinalaga bilang mga pambansang bayani ng Pilipinas. Take note of the term ha, ang ginamit natin ay mga pambansang bayani ng Pilipinas. Bakit? Kasi nga hindi lamang naman monopolisado ng isang tao ang pagiging pambansang bayani. Sa kaso ni Rizal, hindi niya monopolisado ang pagiging national hero. Kaya ang term natin ay mga pambansang bayani, hindi lang iisa. Okay. In any order ito. Okay, walang top 1, walang top 9. Lahat sila pantay-pantay. Okay. Nariyan si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Dipatuan Kudarat, si Juan Luna, Melchora Aquino, at saka si Gabriela Silang. Mapapansin natin na sa listahan na ito, hindi na din monopolisado ng mga lalaki ang pagiging bayani. Kasi because of the inclusion of these two women, si Tandang Sora o si Melchora Aquino, at saka si Gabriela Silang. Gayun din naman, bilang pagtalima siguro doon nga sa trisectoral paradigm ni Samuel Keitan, ay nandito din sa listahan yung Muslim na si Sultan Dipatuan Kudarat. Si Sultan Kudarat, nakilala sa mga Spanish records bilang si Cachil Corralat, ay isang malaking tinik sa lalamunan ng mga Espanyol dahil sa kanyang paglaban upang mapanatili ang kalayaan. Okay, nitong kanyang nasasakupan doon sa sultanato ng Maguindanao. So maraming beses na nakipagdigmayan sa mga Espanyol. May mga pagkakataon na nakikipagkompromiso, pero nariyan din ang pagkakataon pa rin na nakikipaglaban sa mga mananako. Itong rekomendasyon na ito ng National Heroes Committee ay ipinasa nila noong September 22, 1995,
kay Ricardo T. Gloria. Si Gloria, or si Ricardo T. Gloria, yung dating kalihim or secretary ng Department of Education, Culture, and Sports. Noong panahon namin, DEX ang tawag. Sa panahon ninyo ngayon, DepEd na. Inalis na yung Culture and Sports. Okay. So pinasa dito sa DEX or Department of Education, Culture, and Sports yung recommendation. Pero wala nang nangyaring action na isinagawa ang pamahalaan afterwards. So siguro, ipinagpapalagay na ang dahilan dyan ay syempre para hindi magkaroon ng debate kasi baka mamaya magtampo yung iba. Eh bakit siyam lang? Eh bakit wala sa ganito? Bakit wala sa ganyan? Bakit walang Bisaya? Bakit walang kumakatawan sa amin? Diba? Baka maging masalimungkot lang kung meron talagang official na proclamation. Ang isipin na lang natin dyan, hindi naman masusukat sa isang proclamation o isang batas ng pagiging bayani ng isang tao. As long as kinikilala natin sila bilang mga natatanging tao na may mga pagnanasa o pagnanais, pagsusumikap na makapagbigay ng ginhawa sa kanyang bayan, eh siguro yun ay mahalaga. Kasi katulad sa panahon natin ngayon ng pandemya, ang daming lumulutang ng mga bagong bayani. Hindi naman natin kinakailangan pang isama sila dyan sa siyam na yan. Hindi ba? Hindi kinakailangan pa ba natin maglabas ng batas ng ganun? O mas mahalaga ay kinikilala natin yung kanilang mga efforts. Kinikilala natin yung kanilang mga sacrifices. Diba? So sa palagay ko yun yung mas mahalaga. Bukod doon sa mga proclamations na yan or recommendations ng pagiging isang bayani, ang mas mahalaga ay yung pagkilala natin sa kanila bilang mga bayani. Diba? Yun yung mas mahalaga kaysa sa kung ano pa mang mga batas. Alright. So, that ends my presentation. That ends our lesson number 2. So, I hope ay may natutunan kayo sa ating naging diskusyon. At pakiantabayanan na lamang yung ating susunod na lecture video. Ayun lamang at maraming salamat.